Naniniwalang Palacio na hindi pa tapos ang laban kontra terorismo kahit pa patay na ang leader ng ISIS sa Syria. Malawak raw kasi ang sakop ng teroristang grupo maging dito sa Pilipinas. Nagbabalita si Jenny Dongon. Sa kabila ng pagkamatay ng ISIS leader na si Abu Bakar al-Baghdadi, idiniin ng Armed Forces of the Philippines na hindi ito sapat para tuluyang masugpo ang terorismo sa bansa. Yan ay kahit pa maitutunan itong malaking development sa pandaigdigang laban sa terorismo. Ay nakikita natin, wala itong gasinong impact in terms of yung sa local terrorist groups natin. In the sense that si al-Baghdadi, hindi naman siya ganun kalaking pangalan sa mga local terrorist group except yung mga leaders, ano, kagaya nina Abu Turaife, nina Sawadjaan, mga Abu Sayyaf group leaders na kilala siya. Ayon pa kay AFP spokesman Brigadier General Edgar Arevalo, magkaiba ito sa pagkamatay ni al-Qaeda leader Osama Bin Laden. The al-Baghdadi provides an inspiration, definitely. No, but not the kind of following na pwede nating sabihin na local terrorist groups mismo natin ang kasama. Ano, kung makikita natin sa kaso ng al-Qaeda, centralized kasi ang leadership noon kay Osama Bin Laden. Kaya nung mamatay siya, nag-collapse na ang al-Qaeda basically. Dahil dito, nakataas pa rin ang high alert status ng militar laban sa magalamay ng ISIS. Naniniwala rin ang Malacanang na magpapatuloy ang banta ng mga terorista sa bansa. But then again, the leader of one group does not mean the extinction of that band of terrorists. We know that for a fact. It may also cause discouragement on the part of the terrorist groups. But as far as we're concerned, whether the leader dies or not, we will secure that part of our country from them. Hindi rin malinaw sa ngayon kung magkakaroon ng bigat sa umiiral na martial law sa Mindanao ang pagkamatay ng ISIS leader. Matatanda ang kabilang sa mga dahilan ng militar at ng palasyo sa pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao ay ang patuloy na operasyon laban sa local supporters ng ISIS. Para naman kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, bagamat dagok sa ISIS ang pagkamatay ng kanilang leader, panandali ang pagkabigo lang ito ng grupo, lalo't malalim at malawak ang ISIS bilang isang organisasyon. Tiyak din na may papalit kay al-Baghdadi bilang leader. Sinigunda naman ito ng security and risk consultant na si Paul Hinlo. And like in any organization, we still have to be wary who will replace him because we don't know if the person who will replace him will be more radicalized than him. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5.